inyo tatahimik kami? Dalawang paraan lang. Makikiusap ka dito? Okay. Kahit sinong representative ninyo, meron kaming lalatan na kondisyon. Ang isa dyan, paalisin nyo lahat ng personal kapulisan dito kasi amin ito. Ha? Marami pa kami kondisyon. Pero pag hindi ninyo yan ilatag, hindi nyo masunod kondisyon, sir, malabo po. Alis ka na lang sa posisyon mo. Pero kami, hindi kami aalis. Magkikita sa Malacanang. Ito na naman. Ha? Ito na naman. Nasuffocate daw yung mga kasama natin dito kasi nagsunog daw tayo ng gulong. Teka lang, ang layo-layo ng gulong, oh. Dito, tinirgas po, nasa gate, ang layo-layo. Bakit kami nagsunog ng gulong? Ha? Dahil nagtirgas kayo. Wala kami kalaban-laban, ititirgas nyo kami? Gulong lang sa amin. Masuffocate ka, gulong lang? Kahit ilagay namin itong gulong sa leeg mo, hindi ka masuffocate. Pero yung tirgas, sigurado masuffocate ka. Napakasinungaling niya! Yan a perfect example, pinabaliktad nila para walang lalabas. Pinifilter po nila lahat. Pinifilter nila, kaya nanalawagan kami sa mga hindi pa nabayaran ng media, ABS, CBN, GMA, TV5, local media here in Davao TV, Radio, Bombo Radio, lahat kayo. DZRH, okay. FM station, nagbabalita, mga vloggers. Ito yung totoong nangyari. Huwag po natin i-twist. Ito yung totoong nangyari. Ay, baliktad na naman. Sino yan si Ma'am Catherine? DCPO spokesperson. Nandito ka, ma'am? O nandyan ka sa opisina mo, naka-aircon. Hindi mo alam ang nangyayari. Ano yung press release mo ngayon? Sige daw, be. Yung usok daw, na doon sa kalsada, ang layo-layo, ha? Pumasok daw dito sa loob ng gate, may paa yung usok. May video ako. Dito! Usok, magic! May video po kami, ma'am. Yes! Ma'am Katrina, kung nanonood ka ngayon. Maraming vloggers. Marami pong vloggers at thousands po nandito ngayon. Nakakita po. Tama na po ang pagsinungaling, ma'am. Pwede ba? Pwede ba sa pagkakataong ito? Kapuran nyo naman po ang taong bayan. Pwede ba sa pagkakataong ito, mga kapulisan? Tayuan naman ninyo ang sinupahan niyong tungkulin. Sayang ang buwis namin! Huwag kayong matakot mawalan ng trabaho. Matakot kayo, mawalan kayo ng dignidad dahil hindi nyo tinupad ang iyong sariling tungkulin sa timbayan. Mga please, mamamayan, hindi kayo private army ni Torre, hindi kayo private army ni Marcos sa pansariling interest, alam mo yan. Ginagamit kayo sa pansariling interest, alam mo yan. Kahit sinong police officer dyan na tanungin ninyo, aside kay Torre, alam nila mali at illegal ang ginagawa nila ngayon. Alam nila yan. Tapos sabihin nyo, kami ay nanggugulo? Sir, hindi mo alam sinagsabi mo. Hindi mo alam pinagsasabi mo. Kung kami, sir, nanggugulo, hindi nakabot dito, sir. May mga marami nagdugo dyan. Patayan na to. Maraming salamat. Kung nanggulo kami, iba po kami manggulo. May resulta po, nadanak ang dugo. Hindi kami nanggugulo. Hindi nyo ba nasagot ngayon? Bakit hindi? Shout out sa mga Special Action Force nasa second floor at rooftop ng JMC. Itong JMC, eskwelahan po namin yan. Mga sniper, bumaba na kayo. Puntaan nyo ang presidente natin bangag na ayaw mag-hair follicle drug test. Siya ang aristuhin ninyo. Siya ang sniperin ninyo para si Inday Sara na ang papalit. Duterte!
Duterte! Ang trabaho ng kapulisan, hindi mangharas, hindi mangabuso. Ang trabaho ng kapulisan, manghuli ng mga durugista. Saan ang durugista? Nasa Malacanang! Hulihin ninyo! Ulitin natin, marami mga sniper, special action force, nakaposisyon na, rooftop, second floor, third floor, lahat ng floor dyan sa GMC, ha? Higher ground yan, paboritong area yan ng sniper. Paboritong area yan, higher ground. Binubulgar na namin kayo ngayon. Di ba kayo para sa bayan? Di ba naglilingkod kayo para sa bayan to serve and protect us, Filipino citizen? Dapat nandun kayo nakaposisyon malapit sa Malacanang. Dapat abangan na ninyo paglabas ng pagkat na presidente. Isniperin ninyo para ang papalit ang ating mahal na vice presidente Inday Sara Duterte. Duterte! 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 Bakit hanggang ngayon hindi niya sinasagot ang hamon natin na magpa hair follicle drug test? Sige nga. Kasi bangag. He didn't even deny. Hindi niya dinirin na siya mismo? Pupunta sa PTV, sa kanyang press, Malacanang press. Ha? Tatayo doon, magre-record. Hindi po ako durugista. Mapatunayan ko po yan. Hindi po ako nagkukukunin. Okay, mapatunayan ko yan. Ang hamon ninyo, kasi presidente ako, kung ako presidente, kung wala akong tinatago, in public, live TV, magpa-drug test ako, hair follicle, kasi yan ang demand ninyo. Okay? Bansang Pilipinas, itong gagawin ko. Pero ngayon, nakakabingi. Nakakabingi ang kanyang katahimikan. Bakit ayaw mo magpa-hair follicle drug test? Isa lang ang ibig sabihin. Kasi gusto pa ito ngayon. Isa lang ang ibig sabihin. Kayo dyan sa kapulisan, kayo dyan sa Presidential Security Group, yan. Alam niyo ginagawa ng presidente niyo, di ba? May naiiwan pa nga dito konti sa ilong niya, di ba? Alam niyo yan. Huwag po kayo magbangmaangan. Hinahamon, kung nagtitipid ka, ayaw mo makuhaan yung milyones mo na nandyan na sa bangko ninyo, bilyones pa yan, kami na po, mahal na presidente, magbabayad ng drug testing mo. Kami yan. Na. Kami na. Ako na lang, ako na, akuin ko na. Ako po magbabayad. Sa condition, live po, hair follicle, may one, first doctor, second doctor, third doctor, para sigurado parang walang bilihan. At kung mapatunayan yan, at may mag-doktor na pipikihin, nakasalala ang lisensya, ikukulong. Yan. Kasi gusto natin ng... gabi, Renzi. Maayos. Gusto natin ng tama. Sabi mo, bagong Pilipinas. Oh, baguhin natin ang imahe. Lahat, gusto natin tama. That is very simple request. Idamay mo na rin si Abalos. Kasi mga government officials po kayo, bakit ayaw niyo pong kumasa sa challenge? Sige nga. Nagdi-demand po kami. Kayo, ha? Nagmarcha. Nagmarcha. Hinanap yung tatamaan ng tear gas at yun daw, tinamaan ng usok ng gulong. Hinanap talaga. Ma'am, puro kasinungalingan lang ba lalabas sa ating dila? Ang hangin. Para pagtakpan. Pagtakpan ang pang-abuso ng ginawa ng kapulisan. Nandito po kami. May video po kami. Alam mo saan papunta ang hangin? Nasa airport po tayo. Papunta doon po ang hangin, ma'am. Ang sinabi, dito. O dito, punta ang gate. Hindi mo yan ma-justify. Kasala lang sa amin, ebidensya, may videos po kami. Sinungaling niya! Sinungaling niya, ase! Put niyo po. Kami dito, sawang-sawa na kami sa mga puro kasinungalingan. Sawang-sawa na po kami. Pagod na kami sa puro kasinungalingan ninyo. Lahat ng pinaggagawa ninyo dito sa amin, maniningil kami hanggang hukay.
buhay ng mga bayan. Buhay namin sinira ninyo. Buhay namin sinira ninyo. Kung may natitira pa dyan na konsensya, mga kapulisan. Amigo, mga amigo. Kaysa? Maraming matitino dyan. Nakita nyo gaano kami inabuso dito. Pag inabuso kami, sino kami takbuhan? Kanino kami magre-report? DCPO sa inyo. Region 11 sa inyo. CADG, pumasok na rin. DSWD, binaliktad na rin. Grabe ang inyong ginawa. Maraming you are very desperate. Piruin mo? 21 years old. 21 years old na kingdom member. Ang nanay niya hindi member. Ginamit yun ng kapulisan ng DSWD. Pumunta dito kasi daw kukunin yung anak niya na 21 years old, legal age, kasi daw human trafficking. Wow. Ay, grabe! Ay, wala na. Tingnan ninyo, kasi yan ang pilit nilang kinakaso. Na kami daw, ako daw, kabilang ako, worker ako, tinrapik daw ako dito sa loob ni Pastor. Hindi lang pala kayo expert sa tanim bala, tanim tao din pala, expert kayo. Bakit hindi nyo dalhin dito yung magulang niya at siya mismo, yung 21 years old? Dalhin nyo dito. Kung pinilit ba yan pumunta dito, ukusang loob. 21 years old na po yan. Bakit nyo tinago sa amin? Hindi nyo nga pinasama ang abogado namin, di ba? Tapos after that, nagpalabas kayo ng yung mga statement. Nakita ninyo? Minamasama na naman kami. Para i-picture out na maraming traffic persons dito kasi yan ang kinakaso. Pilit na kinakaso kay Pastor. Yung rape na kaso, ulit-ulit. Alam nyo ba, na-dismiss na yan year 2020? Kasi walang jurisdiction, walang enough evidence. Sa date pa lang na pag-file nila, mga date dito, mali-mali pa. Dinismiss agad ng prosecutor. After four years, sa kasagsagan ng kanilang mga hearing sa Senado ni Riz Satanas, binuhay ang kaso sa pamamagitan ni Boying Rimulya. Ito yung totoo. Biruin mo, tapos ng kaso, dismiss na. Walang grounds lahat. 2020, after 4 years, biglang naisip, uy, buhayin natin. Nakarma si Boying. Mahilig magbuhay ng patay ito kasi ang mga mukha nito parang patay, naaagnas na. After that, dito daw nangyari sa Davao. Bakit tinransfer nyo sa Quezon City, Pasig City? Ang inisplit ninyo. At ito pa, yung kasong sinampa, available yun. Pinatungan nila ng non-available na kaso. Wow. Wow na wow. Kahit ako hindi abogado, magtataka ko. Yan ang tunay na panggigipit. To picture, to demonize na masama talaga si Pastor. Kasi ang plano nila, kukunin, hindi lang kukunin yung mga aarestuhin doon nila na hanggang ngayon puting-puting mga mata nila, walang nakita. Kukunin nila ang compound namin. Sir, hindi po pwede yan. For example, logic lang. Pupunta ako sa bahay ninyo, sasabihin ko, oh, may warrant of arrest. Tapos hindi na ako aalis sa bahay mo. Sige nga, may anak ka, di ba? May asawa ka. Gagawin ko yan. Hindi na ako aalis. Kamkamin ko yan. Akin na itong bahay mo. Papayag ka, sir? Hindi! Sige nga. Hindi! Simple lang po yan na logic. Itong compound, religious compound, bahay po namin to. Yes! Dito yung buhay namin. Kinukuha niyo yung buhay namin. Alangan naman lang, sir, na makangiti kami, tatawa kami, wala kaming gagawin. Patayin nyo na kaming lahat, sir, bago nyo makuha ito. Yes! Itagaan nyo po yan sa bato. Naninindigan kami dito para sa tama. Wala kaming kinatatakutan. Kahit pa milyon na tirgas, itira nyo dito. Hindi kami takot. Ang paggamit ng tirgas, kaduwagan yan. Duwag yan. Yan ba ang pinakakaya ninyong gawin, sir? Manumaro tayo!
Yung pupukin nyo ang ulo ng matanda namin na miyembro sa natubuan. Hanggang dyan lang ba ang kaya ninyo? Pupukin din ulo niya. Sige nga. Suntukan kami ni Tore! Iwata yan. Kahit na. Susunti. Inaknalis natin lahat ng mga barangay captain. Salamat po sa inyong mga suporta. Thank you. Barangay Captain Ramento. Natural yan. Barangay Captain Suset. Sorry, wala pong apelyido. Next time, pakibigay po saan pong barangay ito para maknalis natin. Salani sa presidente mo, ayaw! Salani Marcos! Salani! Mi sa PNP. Sir, say maingon ninyo ani sir na gina-hostage siya sa PNP. Awa mo dira. Ayawa mo na to. Hostage. Hostisha! Vive Evelyn! 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 Hostage! 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 Hostage!